Maria or Mary means star of the ocean in Hebrew, which can also mean what? Yung biblical or theological foundation ng Mary as star of the sea or star of the ocean is based on 1 Kings chapter 18, which ito po yun, may maliit na cloud na nag-a-arise, no, tumataas po mula sa malayo, which gives hope. Kaya Mary is what? Hope for us Catholics na ano, makapagbagong buhay ho tayo. Ano pang ibig sabihin niyang Miriam or Mary? Ginagamit din po yan sa Arabic ha, ng mga kapwa natin Muslim. It refers to Mary as the Mother Mary, the Mother of Jesus, the Virgin Mother sa wikang Arabic. And the name adds a little firepower, may kapangyarihan. Why? Because the name also literally translates to beloved, or the meaning of the name is beloved and rebellious. No, nag-isip ako, bakit rebellious? Eh, di ba? Very loyal si Mama Mary. And I did a research, malalaman po natin na the name Mary translates to both beloved and rebellious. So bakit rebellious po? Kasi pong ibig sabihin ng rebellious is to wage war. Wage war against the devil. Kaya si Mama Mary, sabi po ni Father Amorth, isang chief exorcist ng Vatican, anyone who goes to Mary and prays the rosary cannot be touched by Satan. And this reminds us po of our devotion to the Holy Rosary as Catholics po. Sana naman po araw-araw, kung pwede nga twice or even three times a day, depending on your availability. But at least every day we pray the rosary. Kahit po masama ang pakiramdam natin, it gives us strength and courage to face and carry the cross of our sufferings in life. Minsan kasi, bakit, di ba? Pero gawin natin, Lord, nahihirapan ako pero inaali ko ang aking paghihirap for the remission or reparation of my sin. Bihira ho ang nagdarasal ng ganyan. Lord, teach me to offer my suffering. Usually, ang dasal natin, Lord, please take away my suffering. Lord, grant me speedy recovery. Hindi ko pa sasabing masama yun. Dapat lang, di ba? Grant me speedy recovery. Pero kung matagal, I think God wants us to change our prayer. Kung matagal na sabihin natin na meron tayong karamdaman, sabihin natin na ano, ibahin natin yung prayer natin. Maybe God wants us to change our prayer, the attitude of our prayer. At anong dapat maging dasal natin? Lord, I offer my sufferings for the sins of the world. We unite our sufferings to the cross of Christ. Kaya maraming ibig sabihin ang pangalan, ha? Sabi pa nga sa Genesis, I will put enmity between you and the woman. Douay Rheims version, itong DRV. Her seed and your seed shall crush your head, and you shall lie in wait for her heel. Kaya Elizabeth, ano po pangalan ng ibig sabihin ng Elizabeth? Ang ibig sabihin po nito ay, my God is an oath, or God has promised. Yan po ang ibig sabihin ng Elizabeth. Zechariah, sa Hebrew, ibig sabihin, God remembers. Pag pinagsama po pala itong mag-asawang to, God remembers His promise. Anong pangako ng Diyos? Pagpalain si Elizabeth na sa kanyang old age, nagdalang tao pa sa binasa ho nating ebanghelyo ngayon, di ba? Kaya sa Diyos walang imposible. Bakit po? Sa mga kinalulugdan ng Diyos, God always remembers His promise. At yung anak nila si John, sa Hebrew is Yehohanan or Yohanan, na ibig sabihin, graced by God or God is gracious. Mabait ang Diyos, mapagpala ang Diyos, lalong-lalo na po kung tayo ay nakakapit at nagtitiwala sa Diyos. Gabriel, God is my strength. Angelica, no, parang galing sa salitang angel na ibig sabihin po ay messenger of God or messenger of the good news. Kaya pala si Sister Angelica, ganito po ang kanyang apostolate. Mensahe at good news ng Diyos ang isineshare sa social media, at yun po ang isa sa mga panawagan ni Pope Francis. Flood social media with the good news. Punuin ang social media ng mabuting balita, sapagat po ang social media ay masyadong malakas ang effect, ang influence sa panahon natin ngayon. At buti sana kung good influence, eh alam naman po natin karamihan sa social media, kuminsan, kung hindi fake news, kung hindi fake, hindi totoo. Isa lang yata yun, di ba? Or misleading, di ba? That's why sabi po ni Pope Francis, flood, bahain natin ang social media with the good news. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano,
napagnilay-nilay na po ba natin kung ano ang ibig sabihin ng ating pangalan? Ano ang meron sa isang pagbati